Hi guys, at mayroon naman tayong gagawin. So guys, may tanggap tayo na isang Poco M3. Ang problem nito guys ay biglang namatay. Ngayon, may tricks tayong gagawin dito kasi wala pang ibang gumalaw dito guys. So kahit isang technician, wala pa. So ako pa lang talaga guys ang gumalaw dito. So mayroon tayong gagawin dito na hindi na natin kailangan magpalit ng power IC. Ang gagawin lang natin guys ay i-re-revolve natin siya. So ginagawa lang natin to sa mga unit na hindi pa nabugbog o hindi pa nagalaw na kahit sino. So madalas ko to ginagawa guys na hindi na magpapalit ng power IC para makasave naman ang may-ari. So hindi tayo gagastos ng malaki. So ito dito guys, dalawang resistor ang i-disable natin. So mamaya papakita ko to sa video, iso-zoom natin para makita nyo yung mga tinatanggal natin dito. So yun ang pinaka best na paraan para hindi tayo gumastos sa malaki. Kasi yung iba guys na video ko, kaya ako nagpapalit ng power IC, gawa ng ang lahat ng dumating sa akin ay puro lamog na. So ano ibig sabihin yung lamog? So marami ng technician yung gumalaw. So ang nangyayari, hindi natin pwede na i-revolve gawa ng hindi na talaga siya maayos yung sitwasyon ng pyesa. Kaya ang ginagawa ko, pinapalitan natin ng power IC para maging normal siya. So hindi siya yung hindi na natin pwedeng i-revolve ang isang piyesa na as in sunog na sunog na. So ito guys, ang ginagawa natin ay nire-revolve ko siya gawa ng sariwang sariwa pa yung unit. So pwede naman kasi gawa ng solusyon na ang isang piyesa pag hindi lamog, pwede natin i-revolve tapos saka natin ilalapag, kailangan malinis na malinis para doon siya magiging perfect ulit yung magkakaroon siya ng buo yung line ng mga lead niya. So yun ang pinaka magandang paraan para hindi gagastos yung customer na malaki. So ginagawa ko to doon lang sa mga sariwa pa na unit. Pero pag hindi na talaga siya sariwa, no choice ako talaga. So ginagawa ko, pinapalitan ko ng power IC. So yun nga lang, medyo may kaunting halaga yung ano. Hindi naman siya ganun kamahal, pero at least sigurado tayo sa trabaho natin. Ito naman guys, so ino-offer ko to sa customer na hindi na magpalit ng power IC para hindi na siya mapagastos ng malaki. So ginagawa lang natin to dun sa mga sariwa pa. So ang ginagawa natin ngayon guys, so nire-revolve ko muna yung power IC. So mamaya lilinisin natin yung lumang lead at saka natin ilalapag. So ito guys, tapos na siya. Itatabi muna natin to para lilinisin natin yung lumang lead na pinagtanggalan natin. So yun ang ginagawa natin dito guys para maging perfect ulit yung mga ngipin niya sa loob para pantay-pantay. So ito, tatanggalin muna natin yung luma para malinis na malinis. So hindi siya umbok-umbok, kasi pag hinayaan lang natin na nandito siya, so pangit yung kalalabasan. So magkakaroon ulit ng error. Kailangan bago natin ilapag yung power IC na bagong revolve, kailangan malinis na malinis to. So pag nagpantay na siya lahat, kaya natin ginagamitan to ng hot air at saka solderin para magpantay yung yung bawas ng lead, pantay na pantay. Ngayon, mamaya gagawin na ang panglinis natin yung Hudson reducer bago natin ilapag yung power IC para malinis na malinis. So ganun dapat yung gagawin nyo guys, na para may idea kayo kung paano gawin yung mga ganitong sakit. So dun lang naman natin to ginagawa guys sa mga first timer na nabuksan. So binibigyan ko talaga ng pagkakataon na maka minus sa gastos yung may-ari para hindi siya mabigatan. Kasi
kadalasan talaga ng tanggap ko dito, talagang halos wala ng pag-asa, pero nagagawa pa rin natin ng paraan, nabubuhay pa rin natin. So, ganun yung strategy na ginagawa natin, guys. So, di ko lang alam sa iba, guys, kung ano yung ginagawa nila. Basta ako, ino-offer ko yung pinakamas maganda na hindi mapamahal yung customer. Hindi gumastos na malaki. Doon lang naman to, guys, sa, ano, sa mga unit na lamog na. So, ito, guys, lalapag na natin yung power IC niya. Kanya pa rin tong power IC na to, guys, ha? Hindi tayo nagpalit. Kasi ito, sariwa pa tong cellphone na to, namatay lang. So, ako pa lang ang nagbukas. So, hindi ako nagpalit ng power IC. Ang binalik ko lang yung power IC niya. Pero, na-revol na natin sa panibagong revol. So, ibig sabihin, panibagong ngipin na naman siya. So, untayin lang natin ng kaunti. Ito, guys, yung tinanggal natin. So, ito, dinisable natin tong dalawang resistor niya. So, nakatanggal na yung positive para sigurado siya sa na-safe na tayo dun sa auto-dit. Ang ginagawa na lang natin para pwede siyang i-reboot. So, dun sa mga 64 gig, guys, subok na yan, nasubukan na natin na i-update. So, gumagana naman. So, kahit mayroon naman ako mga customer na nag-chat din sa akin na na-update nila, gumana din. Doon lang sa 64 gig. Hindi ko pa lang sigurado, guys, sa 128 kasi isa pa lang yung na-update ko. Isa pa lang ang na-update ko sa 128, pero hindi pa ako sigurado, hindi pa ako satisfied na kung lahat ba sila na-update. Kasi kaya ko nasabi na hindi pa ako satisfied kasi isa pa lang yung nagawa kong na-update. So, hindi pa ganun talaga kasubok. Masasabi kong subok na subok kung marami na akong na-update na 128 kasi kadalasan talaga ang nagagawa ko ay 64 gig o bihira ako makahawak ng 128. So, sa 64 gig ay nagawa na natin i-update. Gumana naman. So, try nyo na lang, guys, i-update. Kung magaya nyo yung ginagawa natin, so, try nyo lang i-update kung gagana. So, para sa akin, guys, wala namang problema kung i-update. Kung halimbawa, nagawa ko siya at in-update na matay, pwedeng dalhin sa akin. Ibig sabihin, hindi kaya ng memory. Pag ganun, pwede dalhin sa akin, walang problema. So, ito, guys, binabalik na natin yung mga tornilyo. So, tatry na lang natin, guys, kung mabubuhay siya ulit. Kadalasan dito, guys, talagang 100% na bumabalik sa normal. Yun yung pinaka-best solution talaga natin. So, hindi ako nag-re-reheat para kung i-re-reheat lang kasi natin, malalamog talaga yung pyesa. So, mas maganda i-revol. Pag na-revol, saka siya ilalapag. Kailangan yung lumang mga ngipin tanggalin. Yun ang pinaka-payo ko lang. So, I hope, guys, sa video na to ay meron kayong mapupulot na kaunting idea. So, ayun na, guys, gumagana na siya. So, antay na lang natin na magbukas para malaman natin yung normal ba talaga. So, ayun, nagaling siya. Galing ito, guys, sa pag-update, guys, namatay. Kaya ito, walang laman yung ano niya. So, back to original si setup pa natin. O, namatay ito, eh. So, pag namatay siya, guys, na in-update, automatic talaga, minsan yung iba nabubura yung laman. So, yung iba naman, hindi. Once na nagpalit lang ng power IC, minsan hindi nabubura. So, minsan naman, yung iba, nabubura din. Kung yung pagka, ano niya, update ay umabot na dun sa 99%, nabubura talaga yon. So, ayun na, guys, normal na. So, I hope na makakatulong sa inyo yung video na to. So, kahit sa kunting ano lang, solusyon na binibigay natin. So, ito, okay na to, guys. Bibigay ko na sa customer ko. Ayan, normal na siya. Hindi na siya patay. So, pinaka-okay na to. So, guys, salamat ulit sa panonood. Thank you sa ulitin.